ang ingay ngayon ng mga DDS or Duterte Kibuloy supporters na sinasabi nilang human rights violation. Paglabag daw sa karapatan pantao. Wow. Ito ay epekto pa rin po nung naglabas ang video dun sa operation ng PNP sa Davao sa mga compound ni Apollo Kibuloy. At ang sinasabi ay yung paglabag daw sa karapatang pantao. Ang sarap pakinggan, parang totoo. Yan ang iniingayan nila ngayon. Okay? Pero pagka lumabas ang totoong investigasyon at ilabas ang lahat ng mga video, mukhang yung karapatang pantao ng PNP ang nilabag. Hindi yung karapatang pantao ng sibilyang member ni Kibuloy. Kasi sino ba ang may hawak ng mga itak, pamalo at saka baril na made in Davao ata yun, na ngayon nasa kamay na ng PNP sa Region 11 na ebidensya, kaya nga kakasuhan at kinasuhan na yung anim na mga member ng Obstruction of Justice. Kaya nga pag natuloy itong investigasyon ni Robin Padilla sa Senado, kailangan ituloy niya yan. Eh, sinabi na niya eh. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi kailangan niyang maimbitahan yung mga taong dapat at mayroong kinalaman sa nangyari at kung ano ang dahilan bakit mayroong operation. Yun po yun eh. Ang dahilan bakit may operation, may warrant of arrest laban kay Kibuloy at limang kasamahan niya. Bakit na may mga pamalo, bakit may water cannon, at bakit may mga itak yung mga nandun sa Upper 6. Yan po. Sino talaga ang merong nalabag na karapatang pantao? Ayan, ang lalabas yan. Okay? Kasi ngayon, yan po yung iniingayan ng mga DDS blogger at mga taga-suporta nitong si Kibuloy, ang ganyang anggulo ng balita. Pero kung makikita natin ang lahat ng mga video nung araw na yon, ay kakaiba ho nangyari. Kaya tama lang, Senador Padilla, total, gusto mong pumapil dyan eh. Gawin mo na sa lalong madaling panahon ng investigasyon. Ha? Para malaman natin ang totoo. Challenge ko nga sa iyo eh. Imbitahan mo si Duterte dahil siya yung administrator ng Kingdom of Jesus Christ o yun ang mayroong authority na magreklamo. Si Kibuloy, imbitahan mo rin, paharapin mo sa hearing. Pag napaharap mo sa hearing, si Kibuloy, bibilib ako sa iyo, Robin Padilla. Para sila yung lehitimong magpaliwanag. Bakit nagkaroon ng warrant? Bakit nagkaroon ng pag-arrest, pag-operation? Kasi silang dalawa ang dapat magpaliwanag dyan. Wala nang iba. Okay? So, ayan ho. Sa tingin ninyo ay yung kanilang sigaw at paghahanap ng human rights violation daw. E kung ating kukumpara dun sa Operation Tukhang, double barrel, noong mga panahong yun ng operation ng PNP, ano bang nangyari dun sa hearing sa Kongreso? At anytime itong week na ito, magkakaroon ulit ng mga hearing. At dahil nga nananawagan yung komite na lahat na naging biktima ng double barrel or tukhang ay lumabas at sabihin kung ano ang katotohanan. Marami nang lumabas at may lalabas pa. Yun ang talagang human rights violation kasi mga nawalang buhay. 20,300 sa loob ng isang taon noong 2016 at 2017 ayon kay Attorney Chel Jokno. Sabi naman ng police at ng Department of Justice, mga 6,000 to 7,000 ang nai-record nilang nawalang buhay. O alin na yung ano? Doon sa operation ng PNP, sa pag-issue ng walang warrant of arrest, wala namang buhay na wala. Pero doon sa operation Tukhang at Board Double Barrel Campaign, aba, libo-libo. Ay ano ngayon? Sino ang nilumabag sa karapatang pantao? Nakita nyo? Talagang babalik at babalik ang mga paratang at akusasyon ng mga anti-Marcos. Babalik sa kanila ang mga binabato nila kapag ating binilikan din ang totoong nangyari at mga nangyari on record sa nakaraang administrasyon. Eh, di ba ang lupit niyan? Hindi ho talaga pwedeng burahin ang pagpapatunay base sa dokumento at nakita ng mamamayan. Okay? So, ano inyong masasabi dito? Sino ang lumabag sa karapatang pantao? Sino ang umabuso dito ho sa isong ito? Iyan ang malayang inyong bigyan ng mga kuro-kuro at mga paliwanag, opinyon, katulad ng ginagawa ko. May mga interpretation tayo at opinion sa lahat ng mga nangyaring nating naaala na napapag-alaman. Okay. Sunod na pag-usapan natin, eto, mukhang naku, mukhang tinuluyan talaga, panibagong kaso. Ilang kaso na bang inaabot nito? Yung vlogger po na nasa Amerika, na may mga kaso rito, ngayon patong-patong na rin ang kaso sa Amerika, masusundan. Kasi ito palang papasok na July. Sa July, first week ng July, meron palang
mga Pilipino yatang nandito sa Pilipinas na naging biktima, bata yata yung biktima. Eh, mikaya ho yung pamilya na natroma yung bata raw, yun ang balita eh. So, pupunta ng Amerika para doon mag-file ng kaso laban kay Maharlika. Yung inyong, ano, yung nambudol sa inyo. Na kung magsalita, akala mo totoo mga sinasabi, puro panaginip lang naman. Puro fake news. Puro paninira. Wala namang pagpapatunay. Napakarami yan sinabi laban kay Pangulong Marcos, laban kay First Lady at sa mga opisyalis ng ating gobyerno. Ni isa, wala naman siyang napatunayan. Kayo naman mga Pilipino dito at sa abroad, napaniwala kayo sa kanyang mga fake news na akala nyo totoo yung kanyang sinasabi. Ang galing niyang mag-imbento, sabi ko nga, panaginip. Nung siya natutulog, paggising, nag-vlog na, yun ang kanyang sinabi, hindi naman totoo. Ngayon, dahil mayroon siyang nasagasaan na isang pamilya at di umano'y bata ay natroma doon sa kanyang dinamay niya, ngayon babalikan ka. So para legal, dahil siya ay American citizen, pupunta sa Amerika yung kumplena para lang mag-file ng kaso. Ngayon, first week ng July, malapit na yan. 2 linggo na lang. Ayan ho. Yan ang inaabot ngayong katakot-takot ng mga kaso ng inyong pinaniniwalaang nanghihikayat sa inyo na inyong paniniwalang kapalpakan. Ayan ho. Kung hindi siya makasuhan dito, binabaliwala niya mga kaso rito, ay doon, sa Amerika. Kalaboso yan. Kasi siya American citizen. Although dito eh, may mga kaso si Katonyeng, nagpail ng kaso sa kanya, Charon Cuneta yata, Atty. Pangilinan, nagpail din ang kaso sa kanya, at iba pa. So, may kaso rito, pag nagpunta siya rito, mananagot sa mga kaso rito. Ngayon nasa Amerika, doon siya susundan. Ayan o. Kasi nga, ang social media, malawak yan. At kung saan ka nakatira at kung saan ka citizen, doon ipinapail yung mga kaso. So, pupunta sa Estados Unidos ang complainant para magpail ng kaso. Ewan ko kung anong kaso at kung magkano. Kung libelo, hindi ko alam kung ano yan. Diba, meron na hong designer na nagpail ng libel, $2 million, yun yung naunang kaso. So, ayan po. Ay kayo mga Pilipino, maging maingat po kayo. Masyado kayo nagpapapaniwala sa mga panaginip, bangungot, mga speculation lang or paninira lang na ginagawa nitong inyong vlogger na pinapanood niya nasa Amerika. Ay, wala tayong magagawa. Pag may kumplena, may karapatan hong magpunta ng husgado. Okay? At ngayon niya, nakita niyo, naglaylo na siya dahil marami na hong nagputukang balita laban sa kanya na mga personal na kanyang karanasan tungkol sa iso pa rin ng pagkamatay di umano ng asawa, sexual video at saka ho yung tungkol sa drugs, tungkol sa HIV, ayan, hirap na hirap niyang paliwanag yan. Mukhang totoo kaya hindi niya may paliwanag. Tapos ngayon patong-patong. Kaya ho kayo magtataka kung bigla na lang mawawala yan sa social media kasi hindi tatangkilikin ng mga tao at hindi rin ho maganda yan na makikita yung ganyang mga sobrang paninira nang wala naman sa lugar. Naku, may balita pa nga eh. Hindi ko alam kung totoo yun. 3 million pa lang binabayad dyan. Monthly. Di umano, 3 million monthly ang binabayad para siraan si Pangulong Marcos at ang ating administrasyon. Grabe! Sino kaya nagbabayad niya? Kung totoo yan, ang daming pera na nag-uutos dyan. Kaya pala kung magsalita, akala mo totoo. Abay, 3 million a month eh. Kung totoo yan, laking pera niyan. Tinatanong ko lang po.